Masukol at matarik ang daan, papunta sa bundok na bahagi ng barangay Lakong sa San Gabriel, La Union. Ito ang kailangan takin para marating ang naging taguan ni Ronnie Dayan, ang dating karelasyon at kumano'y bagman ni Senator Leila de Lima. Matapos ang ilang oras na paglalakbay sa bundok ng San Gabriel ay narating nga natin itong kubo ni Ronnie Dayan ng tatlong buwan niyang tinirhan. Makikita nga natin sa lugar na ito na strategic yung kanyang location. Mapapansin nga natin na bawat taong umaakyat ay nakikita niya dahil tanaw niya ang kabuuan ng bundok at yung mga taong nasa baba ng barangay San Felipe. Una raw dumating si Dayan sa barangay Lakong noong huling linggo ng Agosto para magpaalam sa misis ng kanyang pamangkin na mag-aalaga siya ng panabong na manok. Pero nagpakilala raw siya si Orlando Abad at nagpatawag sa alias na Dodong. Setyembre siya bumalik at nagpatayo na ng tirahan. Maliit lang ang kubo na gawa sa kawayan at pawid. Sa paligid ng kubo ay may mga tanim na sitaw, ampalaya at gamote na siyero kinakain ni Dayan. Ayon sa ilang residente, tahimik at marunong makisama ang bagong kapitbahay. Madalas lang daw siyang may kausap sa cellphone. Sumasama sa amin na papuntang bukid. Mabait naman siya. Sa barangay San Felipe, San Juan, La Union, nahuli si Dayan noong Martes. Kwento ng mga magsasaka, alas 3 pa lang ng madaling araw na makita na nila ito. May tawol ng tawol na aso, parang gustong lalapit dyan sa amin. Halata raw na pagod si Dayan habang nakaupo sa tabi ng mga baka. 5 oras daw tinawid ni Dayan ang bundok mula sa barangay Lakong hanggang San Felipe. Kaya nang dumating ang mga pulis, pasado alas 11 ng umaga, wala na siyang nagawa kundi sumuko. Ayon sa La Union Provincial Police, Nobyembre at 17 pa tinutugis si Dayan, pero natakasan ng mga humahabol sa kanya. Nakumpirma nilang nasa barangay Lakong siya noong 20, pero nagpatid na raw ng mensahe si Dayan na susuko na siya. Yung aking intelligence operative, pinaakyat ko sa bundok at sinabi ko na, tingnan nyo, kausapin nyo si Kapitan. Nung pinaverify uli ni Kapitan kung andun ang alias Dodong na yan sa kanyang kubo, sa isa niyang kagawad, bumalik ang kagawad at sinabi na tumakbo na. Isang baril daw ang na-recover sa kubo ni Dayan. Kapag napatunayang walang kaukulang papeles ang baril, ay posibleng maharap si Dayan sa kasong illegal possession of firearms. Umaaksyon, Gary De Leon, News 4. Ngayon ni kapatid, ibang tipo, nalilipad, anak, kapatid, pamangkin. Okay, ito yung mga pamilya nito. Ito, para pagtulungan na lang mo natin na bumaba siya, surrender siya, at ligtas siya. Yun po yung na-assure namin sa inyo. Matapos ang ilang buwan na paghahanap sa bodyguard ni Senator Leila de Lima ay nahanap na ng mga otoridad si Ronnie Dayan dito sa Baknotan, La Union. Yung lang. Okay na yan. Okay na yan. Di lang isa, kundi 5 beses umano tumanggap ng pera mula kay Kerwin Espinosa, ang dating driver bodyguard at nakarelasyon ni Senadora Leila de Lima na si Ronnie Dayan. Pag-amin ni Dayan, taong 2014, umano nang mangyari ito. Hindi raw niya alam kung magkano ang halaga nito dahil pagkuha niya ng mga nasabing pera, idinidiretso niya ito kay De Lima. Naaresto si Dayan sa San Juan, La Union. Dinala sa Camp Crame sa Quezon City para agad siyang isailalim sa proseso ng pulis. Sa pahayag naman ni Senadora Leila de Lima, muli siyang nanindigang wala siyang tinatanggap na drug money. Wala po akong tinatanggap na drug money sa mga drug lords. Eh yung si Kerwin? Kay Kerwin meron. Pero yung drug lords na nakakulong... Ano meron? Meron akong natatanggap. Para sa'yo? Para kay Senadora po. I'm telling you, I have not received a single centavo from Kerwin Espinosa. I have not received a single centavo from those so-called drug lords na mga nag-testify, yung mga drug convicts na nag-testify sa house inquiry. Lahat po ito ay malaking kasinungalingan. Matapos sumarap sa kamera, posibleng pagsalitain din sa Senado si Ronnie Dayan. Bukas din daw sila sa posibilidad na magkaharap sila ng drug lord na si Kerwin Espinosa. Umaksyon si Mel Osbanyo.
Posibleng sa Senado naman susunod na tumistigo ang ex-lover at bodyguard ni Senador Leila de Lima na si Ronnie Dayan. Sa text message sa News 5 ni Senador Panfilo Lacson na siyang chairman ng Senate Committee on Public Order, kinumpirma niyang pinag-aaralan niyang ipatawag ng Senado si Dayan para maiayos ang nakikita nilang inconsistencies sa mga pahayag nito at ni Kerwin Espinosa. Sinigundahan naman ni Senate President Coco Pimentel ang naturang inconsistency sa testimonyo ni Espinosa kahapon sa Senado. Pero gusto raw muna sana ng senador na basahin muli ang kanyang buong affidavit. Hahayaan din daw ni Pimentel ang komite na magdesisyon tungkol sa posibleng pagtatagpo nila Dayan at Espinosa sa Senado. Well, meron din mga inconsistencies but basahin ko ulit yung kanyang affidavit and what he said. So, let the committee decide. Tungkol sa litrato ni Espinosa kasama si Senadora Leila de Lima sa Baguio na naging basehan sa testimonya ni Kerwin na nagkita na nga sila ng senador, hindi pa rin bilib dito si Pimentel. Yung picture kasi doesn't mean nakakilala mo. Ang dami ko rin picture siguro sa taong hindi ko kakilala. I think it's unfair to produce a picture and say dahil sa may picture ako with this person, kakilala niya ako. Pati trabaho ko, pati negosyo ko, hindi naman siguro. At kahit di pa aprobado, kumbinsido raw si Senador Pimentel na aaprubahan ang rekomendasyon ng komite na ipasok sa Witness Protection Program si Kerwin. Pero kahit maaprubahan naman daw ito ni Pimentel, di naman daw agad ibig sabihin na pasok na sa WPP si Kerwin. Ang DOJ pa rin daw ang may huling desisyon. May mga qualification daw kasi na dapat sundin ng DOJ, gaya na lang na dapat hindi siya ang pinaka-guilty at dapat na hindi siya previously convicted of crime. Basta ang kay Pimentel daw ay pipirmahan niya ang request ng komite na ipasok sa WPP si Espinosa. Sa pamamagitan daw nito ay mabibigyan din daw ng immunity si Kerwin para di siya makasuhan base sa mga sinabi niya sa Senado. Ang initial feeling ko doon is okay, there are good grounds to support the endorsement and I will approve it pero hindi ko pa officially na isulat 'yan. But that is not tantamount to inclusion already in the WPP. Sa ngayon, naniniwala din daw si Pimentel na mahalaga ang testimonya ni Kerwin Espinosa. Posibleng may alam siya na hindi kayang sabihin daw ng ibang tao at mukhang hindi naman daw siya ang most guilty sa issue ng drug trade. Posibleng humarap sa mga dagdag dilema si Senadora Leila de Lima na inisyuhan ng show cause order. Balikpanggasin na naman si Ronnie Dayan na inusisa pati sa relasyon nila ng senadora na dati lang alam ng publiko. Saksi si Tina Panginibanteles. What? You know, made you fall for him? Frailties of a woman. Totoo po, may relasyon kami. Seven years. Sa relasyong yan, umikot ang maraming tanong sa pagdinig ng kamera kanina na dapat ay tungkol sa umunoy kaugnayan ng senadora sa Bilibid drug trade. Yung mga panahon na yan, malakas pa yung pag-iibigan nyo ni secretary o humina na? Medyo signal number one na lang po, sir. Ano ibig sabihin na signal number one na lang? Mahina-hina na po. Mahina-hina na. So ano yung pinaka sukdulan o pinakamataas na signal na inabot nyo? Umabot din po siguro na hanggang mga signal number five, sir. Signal number five. Ayon sa iyong damdamin, ang pag-ibig na ito ay dalisay, wagas at tapat. Yes, sir. Kaya dahil sa pag-ibig na ito, na dalisay, tapat at wagas, ay walang dahilan na siya'y ipagkanulo mo o magsabi ka ng hindi katotohanan. Depende po sa sitwasyon dahil nga po, yung pag-ibig ko at wagas, ay hindi niya sinukla ng wagas din na pag-ibig. Inusisa ang sex video na sabi ng ilang testigo ay nakita sa cellphone ni Dayan. Kahit na-establish na ang relasyong gusto sanang patunayan ng pagkakaroon ng video. Hindi po totoo yung may video sex kami. Wala po akong natatanda na nag-video ko po habang kami nag-sex. Kung mayroon mang nakakuha, hindi po galing sa cellphone ko yung... Naungkat pati drama ng hiwalayang nagsimula bandang huling bahagi ng 2014 hanggang mag-resign si Dayan noong February 2015. Bago pumasok yung 2015, nagkakalabuan na kami ni ma'am. Kisyo hindi na daw kami masaya sa pagsasama namin. Lagi kasing bangayan at laging nag-aaway kami. Kaya nung nabalitaan ko na yung isang hagad niya na ang pangalan ay Warren Cristobal,
ang bagong boyfriend niya parang nasampal ko si nakampal ko siya ng bahagya kasi si ma'am sabi ko ubusin mo yata kaming mga security mo. Ang away nitong 2016 campaign kahit break na sila. May suot akong bowler ni presidente dito at saka dito sa paa. Pagkatapos nung nakita niya pak, ginano niya ako. Anong pak? Parang pinalo niya ako dito. Sinampal ka ni Ma'am Di Lima? Yes, sir. Ang sabi niya, nakita kasi yung bowler, patsot-sot mo yan. Eh, ito ang presidente ko eh. Ito ang idol namin sa Pangasinan eh. Sabi ko gano'n, sir. Mag-a-idol ka rin lang, sira ulo pa. Sinong sabi niyan? Si Ma'am. Ang sagot ko naman po, sir, walang basagan ng trip. Ano ang sagot ni Secretary Di Lima po? Punyeta ka. Gayon din ang pagbigay raw ni Di Lima ng 2 milyong piso para ipagawa ang bahay ni Dayan sa Pangasinan. Kaugnay naman sa mismong drug trade, kabilang sa mga binanggit ni Dayan ang 4 na beses na pakikipagkita niya sa umano'y drug lord na si Kerwin Espinosa, ay utos ni Di Lima na siya ring nagtakda ng lugar at petsa. Pero ang pagkikita nila sa Baguio ay hiling daw ni Espinosa para makita si Di Lima. Sa lahat ng pagkakataong yan, may inaabot si Espinosa kay Dayan. Ang pirang ibinibigay sa inaabot sa akin, nasa paper bag na maliit, hindi ko po binibilang at hindi rin po sinasabi ni Kerwin kung magkano yon. Basta ito na yung pera kay ma'am. 5 beses nagkita pero di raw niya kilala si Espinosa na akala raw niya ay ang engineer na bukang bibig ni De Lima na supporter at nagbibigay raw ng tulong para sa kampanya. Si Kerwin lang daw ang nagbigay ng pera kay De Lima. Hindi raw totoo ang alegasyon ni dating NBI Deputy Director Rafael Ragos na 3 beses siyang nabigyan ito ng pera para sa dating Justice Secretary. Pero totoong nagpalakad daw si Ragos sa kanya ng promotion. Hindi pa rin daw siya nakapasok sa believed maximum compound at hindi kilala ang mga inmate nito na nagsabing bagman siya ni De Lima. Hindi mababago ng testimonya ni Ronnie Dayan ang inilabas ng findings ng House Committee on Justice na laganap ang bentahan ng droga sa New Bilibid Prison. Kabilang sa mga pwede raw harapin ni De Lima ang contempt at obstruction of justice dahil sa isang mensaheng ipinadala raw ni De Lima sa anak ni Dayan noong October 1 na hingan niya ng payo tungkol sa subpoena. Gustong gusto kong atinan yung hearing pero ang sabi ni ma'am sa text niya sa akin, anak, na si Hanamida yan, pakisabi sa kanya magtago lang siya. So if this lady senator, Leila De Lima, will not voluntarily resign from her post after this revelation, I hope our colleagues in the Senate remove her from her current position. Inisyuhan na si De Lima ng show cause order para pagpaliwanagin kung bakit hindi dapat i-cite for contempt. Yan ay matapos pagtalunan kung hindi ba ito labag sa interparliamentary courtesy o respeto ng Kamara at Senado sa isa't isa. We cannot prevent also Senate someday to also do the same to one of the members of the House of Representatives. Pwede rin daw maharap si De Lima sa kasong concubinage dahil sa pakikipagrelasyon sa lalaki may asawa. He could be disbarred for immorality. Sabi naman ni De Lima, bilang babae, nadurog daw ang puso niya ng pag-usapan at pagkatuwaan pa ng kamera ang kanyang pribadong buhay at personal na relasyon. Wala raw babae ang dapat matrato ng walang respeto at dignidad sa harap ng publiko ng kanyang karelasyon o nakarelasyon. Si Dayan, pinalaya na ng kamera at ineskorta ng mga otoridad pauwi sa Pangasinan. Sa Martes pa raw siya isa sa ilalim sa Witness Protection Program. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.